Tatlo ang patay habang dalawa ang sugatan matapos magkabarilan umano ang isang pamilya sa Quezon City. Ang tinitinang motibo sa pamamaril, alintan sa negosyo. Hawak na ng mga otoridad ng tatlong suspect. May news nagaw si Trisha Zafra. Dakong alas 2 ng hapon, sumiklab ang gulo sa Banawi Usyo Townhouses sa Cabignayan Street, Barangay Tatalon, Quezon City. Ang nagsimula umano, ang suspect na si Glenn Tan, 45 anyos, at ang kanyang anak na si Emerson, 19 na taong gulang, na pareho raw armado ng baril. Nagtungo raw ang mga suspect sa bahay ng mga biktima para makipag-usap, pero nauwi raw ito sa pagtatalo tungkol sa negosyo. Allegation ni dito, yung suspect natin, binaril daw siya, sabi niya. So nagdilim ang paningin niya, nagbuwan siya na rin, pero nagbabaril na lang yun. Wala naman siyang tama. Nung mga oras na yun, nagkataong naroon sa lugar at nagpapagawa ng sasakyan sa kalapit na auto shop si PO1 Jose Jesus Martirez, isang pulis Maynila. Kahit off duty, narespondihan ni Martirez ang gulo. Naaktuhan niyang patakas ang mga suspect sakay ng kanilang sasakyan matapos makabaril ng 5 katao. Ipapalabas na siya. Yung suspect. Kaya nakuha po yung suspect kasi pinutukan ko po yung harap ng gulong niya. Nasawi ang magkapatid na Grace at Arsenio Michael Tan, pati ang anak ni Arsenio na si Anthony Tan. Sugatan at nasa ospital ang isa pang anak ni Arsenio na si Abigail at ang sales lady ng pamilya sa kanilang auto shop na si Angela Abante. Nakuha sa crime scene ang isang 9mm na baril. Ito raw ang unang pagkakataon na mag-away at magkagulo ang pamilya ayon sa nakakasakop na barangay. Yung pinaka-suspect, yung bunso sa magkakapatid, iba eh, parang strange na eh. Hindi na sila, parang aloof siya, hindi na sila good terms ng family niya. Siya lang ang parang nahiwalay. Kasi lahat naman ng magkakapatid, mentioned ni Mr. Wilson, Winston Tan, na every Sunday dapat nagla-lunch sila dito sa house nila. Pero ngayon lang sila hindi nakapag-lunch. Pati sila muntik na rin namatay. Maaaring maharap sa kasong murder ang mga suspect. Trisha Zafra, GMA News.